Ito ang balita ngayon mga kababayan, dahilan ng agarang resignation ni Atty. Trixie Angeles, sumabog na, mga gutom sa kapangyarihan sa loob ng Malacanang, ay hindi na matiis ng batikang abogada, tila nakakabagabag na nga ang mga pangyayari sa loob ng Malacanang dahil sa hindi basta-basta ang issue, tungkol sa sunod-sunod na pag-alis ng mga taong pinagkatiwalaan sana ni President Bongbong Marcos, at ngayon nga ay malinaw sa revelasyon na may nakikialam sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, at ang masaklap nito ay hindi marunong at sumunod sa batas ang mga nangingialam sa Pangulo. So mga kaibigan, ano po ba ang nagaganap ngayon kay Sir Trixie? Ano po ba ang mga nangyari? Well, alam, napag-usapan na natin yung bypass, di ba? Na-bypass ng COA yung ibang mga appointees. And then, naglabas ng fake news itong si Montulfo na dinilit na niya, by the way. Ah. Wala na po yung post na yon. Wala na. Wala na yung post na yon. So, hindi ko alam na wala. Hindi ko alam ba't siya nawala. But, mga kaibigan, ito na ang ganap. October 2, may nag-post sa Facebook page ni Attorney Trixie sa Luminous. Nag-post si Attorney Ahmed. Okay, ito po yung kanyang sinabi. Yan. Regardless of what happens to Attorney Trixie, I support this administration because the people elected it. It will rise or fall in my scale on its own merit. Yan po ang sinabi ni Attorney Ahmed. Paglinawan. Alam naman natin, si Attorney Ahmed, kasama po yan ni Attorney Trixie sa Luminous. So mga kaibigan, so parang may mga ano dito, parang may mga parinig na, may mga signs na kung ano man ang mangyari kay Attorney Trixie, tanggalin man siya or hindi, eh susuporta pa rin daw si Attorney Ahmed. Personally siya, susunod siya sa administrasyon dahil ito raw ang hinalal ng 31 million o ng taong bayan. Para sa kanya, ang administrasyon ay magtatagumpay o babagsak sa kanyang sariling galaw. Yun. Kasi rise and fall on its own merit. Eh. And then the following day, eto naman ang sinabi. Wow, mysterious comments ni Atty. Amento eh. Like I said yesterday, I support the government as it is the government de jure. Not a bitter losers interlopers government, nor a communist one. But it has to stick with the law. Because this is expected to be a government of laws, not humans. Yan, eto na. Medyo may mga konti ng detalye dito. Humans who would, for whatever reason, objective or motive, throw integrity, honor, and justice out of the window and down the commode or toilet just to serve their own interests or the interest of someone else who is salivating over a perceived share of the greed and prestige of being in government. Oh my God, may mga detalye na dito na parang, the who? The who? Those humans who know nothing but want everything, gave nothing but want to gain everything. A government that I can support has to be a government with the will to pursue and execute laws, not favors. Oh my God! Meron ano dito? May mga detalye dito, mga kaibigan. Certainly not self-aggrandizing, self-canonizing reputation. Ang sabi po niya ni Attorney Ahmed, susuporta daw siya sa administrasyon na sumusunod sa rule of law o sa ating mga batas. So, siyempre, abogado eh. Kapag abogado, mga kaibigan, tinuturuan talaga kaming ano, makakamiyo ako abogado. Well, law student kasi ako. Sa law school, mga kaibigan, tinuturuan kaming mahalin ang batas.
Ay, kita niyo ba yan? Gano'ng kakapal tong libro na to? O, ito, isa. O. Isa pa lang yan. O, dalawa. Ito, 1987 Constitution ni Bernas. O. Ito pa, mayroon pang dalawa dito. O, that, mga kaibigan, matitrain ka talaga mahalin ang batas. Kasi, kakainin mo yan umaga, tanghali, gabi. But anyway, so yun po yung pinanggagalingan dyan ni, ano, ni Attorney Amit. Agree po ako dyan. Kapag magkakaroon po tayo ng gobyerno, eh dapat ito po yung gobyerno na magtataguyod sa ating mga batas. Hindi sa gagustuhan ng mga tao. O mga tao sa paligid niya. Yun po yung sinasabi dito ni, ano, ni Attorney Amit. Kasi ang tao daw, mga kaibigan, ay merong self-interest. Ayan, may sariling interest. Or interest ng ibang kanilang mga kaibigan o ibang tao. Na gusto o gutom na gutom. Gutom na gutom sa prestigyo ng pagiging nasa gobyerno. Parang may kilala tayo ganito. Tuloy natin. Most of the citizens of this country and I deserve no less. Agree. Especially because we have been deprived of it for so long. It would really disappoint us to the point of, well, total disgruntlement if this government turns out to be the same as the ones from 1986 to 2016. As we do know the fruits of that disgruntlement, we have been living in that kind of disgruntlement. So as this government prepares for this week's cabinet or whatever meeting, please think twice about what you will have our government do next. Would it lighten our collective national mood? Or would it cause us to think of something else? Something we do most deserve. We watch, sabi po ni Attorney Amit. I agree with his statement 101%. 101%. Deserve natin yun, mga kaibigan. Deserve natin ang gobyerno na hindi mahuhulog sa bitag ng mga opisyal na katulad nung panahon ng 1986 hanggang 2016. Deserve natin yun. Punta tayo sa isa pang comment. Ito, hindi naman to kay Attorney Amin. Ito kay Bossing Mark naman to, kay Mark Lopez. Sad to see you being let go. Let's just hope for the best. Ito yung kanyang mahiwagang post kahapon. Yan. And then, mga kaibigan, si Sas naman kahapon din. Kagabi, sabi ni Sas. Ito, kaibigan din natin ito si Sas. Oh, wow! Trixie is out. Just like that. Yun. Ito yung siguro pinaka-definitive na nakita natin. Na komento. At huwag kay Mark Lopez. Article na to sa Daily Tribune. As she was one of those bypassed by the Commission on Appointments, the burning question now is this. Will current Press Secretary Trixie Cruz Angeles be reappointed by President Bongbong Marcos as required? For the sake of this country and for our president, I hope she gets reappointed. And I'm speaking from someone who is on the outside looking in. Because as far as I can tell, based on the social media mood meter, there's no compelling reason to fire her based on how she has been carrying out her job as press secretary. In terms of output and style, Secretary Trixie has carried herself with aplomb. And even mainstream media cannot deny that she has been very effective. Alam niyo mga kaibigan, agree ako dito sa sinabi na ito ni Mark Lopez dito sa part na ito. Among all the press secretaries, sa lahat na naging press secretary,
Si Attorney Trixie lang yung kapag nagpa-press con sa Malacanang press corps, siya lang yung laging merong malinaw na ano. Malinaw yung kanyang sinasabi, malinaw yung kanyang structure, malinaw yung kanyang objective. Malinaw lahat. Madali siya intindihin actually, sa totoo lang. Madali siya intindihin. Hindi siya ano eh, hindi siya yung... yung ano, yung... How should I put this? not comparing ano naman, no? Spokes or press secretaries. Kasi hindi naman naging press secretary si Attorney Harry Roque. Pero siguro dahil ano, siguro dahil ang lakas ng dating ni ano ni Attorney Harry Roque. Medyo ano, medyo parang ewan ko, parang siguro dahil malakas yung dating niya kasi he's very imposing, he's big, malaki siya eh. Very imposing tsaka medyo matari siya magsalita. So parang ano, parang ang bagsak sa tenga, parang medyo ay, diba? Kasi ibig ko sabihin, parang ganun. Si Attorney Trixie, hindi siya, she's the same. Kumbaga pareho siya ni Attorney Harry Roque, pero parang, siguro dahil mas gentle siya mag-deliver. Ayan. Or, baka ganun. Baka mas gentle siya mag-deliver, or parang hindi masyado malakas yung dating ni Attorney Trixie. Eh parang magaan sa tenga. Parang ganun. So ako, wala akong problema. Wala akong problema kay Attorney Trixie. Promise. Ang may problema, ewan ko kung sino may problema sa kanya, pero mamaya magkakaroon tayo ng clue kung sino may problema sa kanya. Of course, in so far as coherence of the messaging, she can only be as effective as her leader. In this case, it seems she may have been misguided and misled by the previous ES, who was bent on taking full control on the internal workings of the administration. Sec Trixie took the cue from the previous ES, perhaps out of deference and recognition that he is acting under the blanket authority extended to him by PBBM, or so he says. Well, that's true. Kasi yung OPS is under the office of the ano eh, executive secretary na ngayon. Ngayon. Before kasi, wala eh. Ngayon, di ba nung... EO number 1, Executive Order number 1 ni PBBM, nag-reorganize ng Office of the President. Lahat ng mga ahensya nilagay sa ilalim ng Executive Secretary. Lahat ng mga grupo. So, yun. So, this could be true. But to put all the blame on the office of the executive secretary would be a disservice, kumbaga. Hindi siya unfair, pero it's a disservice. Parang hindi kumpleto yung kwento pag ganun. Parang masyadong simple. Yun ang ano ko doon, magandang sabihin. Masyadong simple. It's a simplistic way of delivery defining it of what happened. In a way, if Sec Trixie gets the axe, it was because she followed orders with the pure intention of getting things done. Tapos, medyo mahaba pa to eh. As it is, she has become collateral damage in the Vic Rodriguez saga, which has severely undermined the administration with its brazen power play. It will be unfortunate if Sec Trixie is let go. She has been a shining asset to the administration with a very high public acceptance rating. So yun. And right now, the PBBM administration would be well to maintain the status quo and stem this growing erosion of goodwill from the public. There must be an end to this ongoing madness as we enter a most difficult recovery phase in our economy. Ito, agree ako dito sa part na to. Ito. Ito sa dalawang paragraph na to. Yan. Sa dalawang paragraph na yan. Agree ako dyan. But again, mga kaibigan, to put all the blame dito, dyan, sisihin natin lahat dyan, would be very simplistic. Masyadong simple.
And siguro sa lahat ng mga, and human nature siguro yan, lahat naman tayo ganyan. Na kapag mayroong mga isyong katulad ng ganito, eh ang gusto nating mangyari ay humanap ng simpleng sagot. Okay, so mga kaibigan, here's another perspective. Here's another perspective na quite surprisingly came from a person na medyo, alam niyo naman ako, medyo fanboy ako ni ano, ni former Ambassador Bobby Tiglao. It came from him. This is a very interesting post or quote. Difficult job, as a lot of applicants thought it was Rodriguez who turned down their applications. This is a very interesting point. Marami daw mga aplikante sa administrasyon ang nag-isip na si Rodriguez daw ang hindi tumatanggap ng kanilang mga aplikasyon. Yung mga gustong maging CABSEC, USEC, ASEC, Virginia Furuya, welcome back po, ma'am! Salamat po sa inyong super chat. God bless po. Yun daw ang iniisip ng mga nag-apply pero hindi na, hindi pinagbigyan. Several though were applying for advisor or special envoy positions beyond their qualifications. Eto na. Alam ko ito, mga kaibigan. Alam ko to. Alam ko to. Mayroong pinost si Ira Panganiban kagabi, sabi niya. English yung pinost niya eh. Pero Tagalogin ko na lang kasi hindi ko maalala na eksakto. Parang sinabi niya na yung alam namin na hindi namin pwedeng ikwento ang mga juicing kwento na masarap i-report. Yun yung sinabi niya. So, nandun ako ngayon sa ganung posisyon. Meron tayong mga alam na hindi natin pwedeng sabihin. Pero yun yung mga juicy na kwento, mga kaibigan. Yan. So anyway, I know from where I speak. When I was GMA's chief of staff, naging lightning rod din ako. Rodriguez's dilemma was that the personality who wanted him out was very close to BBM. He probably could not lash out in public. Ito, itong huling statement ni Bobby Tiglao is very telling eh. Read between the lines, guys. Yun na lang. Ngayon, mga kaibigan, ha? Ngayon, ito. I would say na itong sinabi ni Mark Lopez. Nasaan na yun? Ito. Itong sinabi ni Mark Lopez na to, na si Attorney Trixie ay isang collateral damage sa Vic Rodriguez saga. Kung ito ay pagsasamahin nyo dito sa sinabi ni Bobby Tiglao, medyo magigets nyo na kung anong nangyayari sa loob. Oh my God, the stories I know but I cannot divulge. Ay, nako.
Salamat po sa 1,864 sa ating Coach Jarrett YouTube channel at 570 naman on Facebook. So, ayan, mga kaibigan. I reached out to Secretary Trixie. And out of respect kay Sec Trixie. Kasi kaibigan natin si Sec Trixie. Out of respect to her, hindi ako maglalabas ng anything about her. About what our conversation was. Pero and she knows this. I told her. Sabi ko, ma'am, I will not vlog about it. But ito yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Sec, know that you have my support. Yun po yung sinabi ko sa kanya. You have my support. So, whatever she does, kung totoo yung sinasabi ni Attorney Gadon, well, hindi naman magsisinungaling si Attorney Gadon. Di ba? Wala namang dahilan para magsinungaling. If she will indeed resign today, it's her choice. It's her choice. So, tinanggal po ba siya? Apparently not. Apparently not. Kung paniniwalaan po natin yung sinabi ni Attorney Gadon, hindi po siya tinanggal. Siya po ay nag-resign. Kung papaniwalaan po natin ang sinabi ni Attorney Larry Gadon. Kung papaniwalaan naman natin ang sinabi ni SAS, yan si SAS, well, wala naman sinabi si SAS. Well, somewhat. Well, tatanong ko si